Hey guys, what's up? Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman si Magsasakang Marino. Mangungulit na naman sa inyo, pero maituturo ako dahil nandito ngayon sa aking talungan, so sa aking gulayan. At ang garden ito or farm, mini farm, kasi maliit pa lang naman ito, ay may iba't ibang klaseng tanim. So meron akong tanim dito na talong. Dalawang buwan na siya at na-harvestan ko na ng una niyang bunga. At meron tayong mga atsal or sweet pepper. So ngayon, dahil sa malago na nga itong ating talong para dumami yung bunga niya, i-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Bali, tinatanggalan natin siya ng mga sobrang dahon. Kasi gusto natin makapasok yung sunlight sa kanyang mga branches para madaming vitamin ang makukuha niya. So yung talong na ito ay hindi naman kami masyadong nag-a-apply ng abono. So nag-apply na ako nito ng abono nung mga isang buwan every week. So sa ngayon hindi na kasi nakita ko namang okay naman siya para hindi naman masyadong magastos. So, namomonitor ko naman kasi araw-araw ako nandito. Kaya maganda yung resulta. Wala masyadong mga sakit. Pero malago yung dahon. Yung bunga niya, mababa pa lang. Naharvest ko na yung ano kasi nasasayang. Panay-ulan kasi dito sa amin. Halos araw-araw umuulan dito sa Mindanao. So ang ituturo ko sa inyo kung paano tayo magtanggal ng mga dahon at sa mga hindi kailangan na mga suckers niya o yung mga tumutubo na hindi naman malusog. Yung malusog pwede natin iwanan kasi magproduce ng mga bunga rin yon pagdating ng mga ilang buwan. So, punta na tayo. Okay. Ayan na yung ating, actually yung iba niya natanggal lang ko na nung maliit pa sila. Kaya lang, ngayon mabilis sa lumago. Okay. Ayan. So ganito. Tanggalin natin ganito. Tanggalin na natin itong mga sobra niyan. Tanggalin natin yan. Tanggalin yan. Para maaliwalas. Tapos hindi rin madaling napuan ng mga insekto. Si binabahayan nila yan eh. So nakita nyo guys kung gaano kalusog yung mga tanim kong talong dito. Ayan, hindi naman ako nag-i-spray ng mga pesticide. Ano lang, kung kailangan lang. Ayan sila. Malusog. Pero yung iba, tinamaan ng steam borer. Yung steam borer, ayan, ang pinapatay niya yung punuan ng talong. Nagkakaroon ng itim dito. Pero ito, makakabawi rin to. Ayan o, tayo katulad niyan o. Tulad niyan. So, ito ay mukhang wala ng pag-asa. O, patay na yung kanyang punuan. Yan yung sakit ng talong. Steam borer. So, meron din dito kasi nahawa to sa ulan, sobra rin ang ulan. Laging naulan eh. Pero nakita nyo yung kapal ng dahon niya, dalawang buwan pa lang ito. Tinanim namin ito ng Marso 16. Ayan na siya kalago. At tinanggalan ko na yan, tinabasan ko na yan nung mga 2 weeks ago o 3 weeks ago siguro yon. Malago na naman. So gagawin natin dahil namumunga na siya ng mga ano, sikanda round na niyang bunga. Kaya kailangan malinis yung talungan natin. Malinis yung kanyang punuan. Ito, tanggalin natin to. Tanggalin natin yan. So ito, wala namang suckers. Wala na itong mga suckers dito. Kasi tinanggal ko na dati. Okay. Ang kagandahan dito guys, meron ako mga pollinators na bees.
at saka mga bubuyog tumutulong sa akin sa pag-pollinate nito, kaya ayun, mga lumilipad din yung makikita. Kaya pagdating ng medyo gumulang na yung punuan ng talong, ito kasi tingkita nyo green na green pa. Ayan, green pa siya. Pag gumulang na yan, mas maganda. Mas madaming bunga. Yeah. Ayan, malinis na siya. Tapos yung mga damo-damo sa gilid ng ganito, kung mababa lang naman, huwag nyo nang tanggalin, kasi itong damo na to, nakakatulong din. Ayun guys, nakita nyo yung bis na yan, no? Nakita nyo yan. Oh. Ayan, siya yung nagpo-pollinate. Ayan. Kaya umaasa ko na maraming bunga. Kasi nung nagtanim ako dati na maraming bis, ang dami rin bunga. So napakaswerte ko dahil nandyan sila, tumutulong sa pag-pollinate nito. Kasi ito naman ay self-pollinate na crops, pero mas maganda pa rin yung mayroong mga bees. Nakukross niya yung cross-pollination. Nagkakaroon ng cross-pollination from one plant to another plant. Kasi kung nagsiself lang siya, hindi medyo maganda. Self-pollination. So ito guys, nakita nyo yung mga suckers na yan. Ito, hindi unhealthy suckers. Tanggalin nyo yun na yan. Ito. Yan. Tanggalin nyo na yan. Pero kung nakita kayo na medyo malusog naman, katulad ng ganito, malusog na siya. Oh. Ayun, just, okay lang yan. So dito, maliliit pa. At saka kailangan ng talong yung sunlight. Dito na area kasi mayroong puno dito. Kaya ayan, mayroon ako mga puno dito. Hindi siya naarawan. Hindi siya naarawan ng full blast. Mga ilang araw, ilang oras lang yung araw. Kaya hindi magkakaiba yung nandun sa gitna at saka nandito. Na magkakaiba. So, nag-harvest na ako nito kahapon. Nakakuha ako ng mga 30 kilos. Ano pa lang naman, unang bunga niya. Napakababa pa nga niya. Oh. Oh, katulad nito guys, unhealthy na suckers. Oh. Hindi malusog. Tanggalin mo na yan. Ito. Para maging malinis. At magsimula ng mag-brown itong stem na to, magiging ganito na ang kulay, ay maganda pag dumating na dito. Kasi pag matured na yung stem na non-upper dito, magkakaroon siya ng maraming bunga. So katulad nyan, eh, green na green, asahan mo pa ilan-ilan pa lang kasi bata pa siya. At itong katabi naman niya ay mga sweet pepper ito. So ito naman, tinanim ko ito nung March 21 or 27. Ganito. Bali itong taniman ko na to ay gusto ko marami yung nakatanim. Ayoko ng isang plant lang yung nakatanim. Kasi mas maganda yung marami kang tinanim. Kasi kung mababa man yung price ng ganitong klaseng crop at malaki dito, ay panalo ka pa rin. So doon, marami ng bunga. Doon yung mga sweet pepper ko. Ayan. Ayan guys. Okay. Pero dahil sa talong ating usapan, dito lang tayo sa talong mag-focus. Okay, tanggalan natin to. Kita nyo guys, nung tinanggalan ko yung mga suckers nito, ay lumago. Tinanggalan ko to ng mga 2 weeks or 3 weeks ago. I think 2 weeks. 2 weeks. Kita mo yung vitamin kasi na dapat napupunta dito sa ano, sa ibang kuan ay nakukonsumo nitong mga unhealthy suckers. So pwede nating bawasan to. Pwede nating patuloyin lang yung iilan lang na suckers. Ayan.
Ito, okay na to. Medyo malusog naman. Nakita mo yung lusog ng mga bagong supling niya, bagong sanga. Okay lang yan. Katulad nito naman ay kita mo na talagang hindi maganda. Tanggalin mo na yan. Alisin mo to. Yan. Yan, alisin mo na lang yan. Okay? So, I hope na may maitutulong tayo tungkol sa pagtatanim. Dahil masarap magtanim, masarap na kumain tayo ng malusog na pagkain, ma-share natin yung mga magandang pagkain naman. Itong mga tanim ko dito guys, binibenta ko sa mga kakilala, sa mga neighbors, kamag-anak. Bagong pitas kasi, kaya masarap. At ito na rin yung kinakain namin. Kaya magandang adhikain na ganyan. Hindi naman kung i-deliver natin to sa kuan, kung maramihan na. Pero mas maganda na ma-share natin sa bawat pamilya yung magandang pagkain, masarap na pagkain, yung makakatulong tayo sa kapwa, hindi lang naman sa puro pera lang yung isipin natin, kundi yung ating komunidad. At the same time, may pera tayo, meron tayong mga matulungan at meron din tayong pagkakakitaan. So yan ang maimportante para sa akin. Hindi nga muna ako sumakay ng barko kahit na sabi nilang malaki ang sweldo, kasi parehas lang naman. Yung importante ay makakain tayo. Meron tayong magandang pagkain, pagkakuhanan ng pagkain. Balang araw, lalaki rin naman ito. So guys, yung mga hindi pa naka-subscribe, subscribe na kayo sa channel ko. Para gaganahan tayo mag-share ng mga nalalaman natin, sarili nating mga karanasan. Dahil ito naman ay sarili ko lang itong karanasan. Hindi naman ako nag-aral ng farming, hindi naman ako nag-aral ng ano, kundi ito ay hilig ko lang at siguro gift sa akin. Kahit na ganito, wala ako masyadong ginagawa dito sa tanim na to ng mga abono o pesticides, ay malusog pa rin sila. So salamat guys sa mga sumusuporta sa magsasakang marino. At marami pa tayong gagawin sa darating na araw. And God bless. At sana magiging safe kayo dyan sa inyong mga pinaruroonan. At shout out sa mga OFW na katulad ko, sa mga seaman, yung mga kasama ko dati sa B-ships, sa Sea Lanes, sa Technomar, sa Transtar, sa Lodestar, Sea Power, at sa Bright Maritime, at sa iba pa, nalimutan ko yung ibang mga agency. Kasi palipat-lipat ako ng agency, hindi ako madalas sumakay. Kaya marami akong agency. At tulad ngayon, 8 buwan akong hindi sumakay. Okay guys, shout out sa inyo. Pagpalain tayo ng Diyos. At sana maging okay kayong lahat dyan. Maraming salamat.